Panay iwas si Sky sa dalawang baklang nag-aayos sa kanya. Nilalagyan kasi ng glitters ang buong katawan niya, lalo na ang anim niyang pandesal upang mas lalong madipina ang mga ito. Kung ano-ano pa ang ginawa ng mga ito sa buhok niya. Ngunit wala siyang magawa dahil binabantayan siya ng dalawang baliw. Gusto man niyang burahin ang ngisi ng mag-asawang si Don at Tonyang ay hindi maaari dahil isa siyang lalaki na may paninindigan. Punyeta naman, Don! Sigurado ba kayo na gagawin ko ang kalokohang to? Bakit pa kasi kayo nagkatuluyan? Ba't hindi na lang kayo naghiwalay ng mapayapa at pati ako ngayon nadadamay sa kabaliwan ninyong mag-asawa? Masama ang loob ni Sky dahil sa gagawin niya ngayong gabi. Isang malaking kalokohan na pumayag siya sa pustahan ng dalawang baliw na ito at ito ang pagsasayaw ng topless sa mismong bar ng kaibigan kapag nagkatuluyan silang mag-asawa. Si Skylander Hizon, o mas kilala sa palayaw na Sky, ang tagapagmana ng Sky International Airport. Naging malaking papel ang buhay niya sa mag-asawang si Don at Tonyang. Ngunit heto siya at nagbabayad sa pustahan na inumpisahan ng mga ito. Kilala mo naman ako, Sky, dahil ayaw ko sa mga taong walang paninindigan. Ikaw naman ang nakaisip ng bagay na ito kaya dapat lang na gawin mo iyan. Nakangising sabi pa ng babaeng si Tonyang. Kung di lang ako ninong ng anak mo, ay matagal na kitang kinalimutan. Pero wisyo na nga kayo dahil sa madalas ninyong pag-aaway, idadamay niyo pa ako sa kalokohan na to. Ayaw mo ba? Malay mo at dito mo makikilala ang babaeng para sa'yo. Singit pa ni Don habang karga ang anak na babae sa mga bisig. Kung sa ganitong paraan, ay wag na! Tanggipan niya bago siya tumayo sa harapan ng dalawa. Isang itim na pantalon ang suot niya habang wala siyang pang-itaas. Nakasuot din si Sky ng itim na maskara na nagtatakip sa kanyang mukha upang hindi siya makilala. Ang gwapo mo, Sky! Bagay sa iyo maging stripper, tiyak na uuwi ka ng limpak-limpak na salapi mamaya. Biro pa ni Tonyang. Wala nang nagawa si Sky kundi ang gawin itong kalokohan na naging pustahan nila. Isang beses lamang niya itong gagawin dahil hindi na kaya ng kahihiyan niya kung sakaling na mauulit pa ito. Good luck at iligtas mo ang papalugi nating negosyo. Biro pa ng kaibigan tsaka sila nagtawanan na mag-asawa. Humirap lamang si Sky bago siya nagtungo kung saan ang entablado. Paglabas pa lang niya ay panayhiyawa na ang lahat ng manonood. Sa kabilang banda naman ay panaiiyak si Midnight dahil sa kasawian ng damdamin. Dahil matapos ang dalawang taon ng unrequited love niya sa nobyo ay nagawa na rin niyang makipaghiwalay rito. Pero hindi iyon naging madali sa kanya dahil hindi pa rin niya makalimutan ang dating nobyo. Sumama ka na lang sa amin ngayong gabi. Balita ko ay may special performance ang bar at machong lalaki daw. Sabi ng kaibigan ni Midnight na si Mary Ann. Para naman nagpupunta ako sa mga ganyang lugar ni hindi ko nga magawang mag-enjoy. Kaya nga simulan mo nang gawin ng mga bagay na ginagawa mo para makalimot ka, hindi ba? Ano, habang buhay ka na lang iiyak? Hindi ka nga mahal na mukhang kuyukot na yun. Maniwala ka sa akin, mas masakit kung hindi ka pa umalis sa walang kwentang relasyon nyo. Sitapa ng kaibigan ni Midnight. Ang hirap kasi makamove on. Katwira naman ni Midnight na nagpabuntong hininga na lamang sa kaibigan niya. Si August ang unang nobyong minahal ni Midnight, ngunit nagbago ang lahat simula nang makaangat ang binata dahil na rin sa tulong niya. Naging mailap na ito sa kanya at kinakausap lamang siya sa tuwing may kailangan nito. In short, isang user at gold digger ang dating nobyo. Wala namang madali, Midnight. Lahat ng bagay o kung ano pa iyan ay may step by step at walang shortcut. Kapag ba gusto mo ng kape, ay kape na ba siya agad? Hindi, di ba? Dahil madami pa iyong pagdadaanan bago maging kape. Ganyan din sa breakup, hindi yan kaagad na makaka-move on ka. It takes time para makapunta ka sa sitwasyon na iyon. Pero kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Mahabang salaysay ng kaibigan na nagbuklat kahit papaano sa isipan ni Midnight. Minsan, kamustahin mo rin ang sarili mo kung ikaw pa ba iyan. Dagdag pa nito na mas lalong nagpabigat sa damdamin ni Midnight. Iyon na rin ang naging dahilan para mapapayag siyang lumabas at iwanan ang pagiging good girl niya. Patay-sindi ang ilaw sa paligid, panay ang hiyawa ng mga tao at ang mabagsik na amoy ng alak na nagkakalat sa paligid.
Iyan ang nadatna ni Midnight pagpasok pa lang niya sa bar na pagmamay-ari ng kapatid na si Dawn. Ngunit ang maski nagulat niya ay may nakita siyang machong lalaki na parang kawayan sa tigas habang sumasayaw sa ibabaw ng entablado. Napangiwi siya ng ikembot ng binata ang bewang kahit na para itong kawayan sa tigas. Tignan mo siya, Midnight, kung gaano siya kagwapo! Sigaw pa ng kaibigan niya sa kanang tenga dahil sa lakas ng musika. Anong maganda dyan? Para siyang nagtatae at mas malambot pa yung aso ko sa kanya kung gumiling. Hasik niya sabay ira pero ang hindi inaasahan ni Midnight nang lumapit sa kanya ang binata. Hindi niya itatanggi na napakagandang lalaki nito kahit may suot na maskara lalo na ang nakakalaway na abs. Pero nawala ang paghanga niya nang sayawan siya nito. Kiniskis pa ng binata ang katawan niya kay Midnight. Lumayo ka habang hindi pa ako napupuno! Babalapan niya. Kahit panay ang hiyawa ng lahat dahil sa inggit na siya ang nilapitan ng lalaki. Ang kapal na mukha mo. Kung hindi lang ikaw ang pinakamaganda sa babaeng narito, hindi ako mag-aaksaya ng panahon sa'yo, Miss Flat-Chested. Bira pa ng lalaki. Anong sinabi mo? Pag-uulit pa ni Midnight dahil hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa lalaki. Ang sabi ko, huwag ka nang magbra kung wala ka naman tatakpan, sayang lang ang... Shit! Hiyaw ni Sky nang makaramdam ng pagsakmal sa ibaba niya. Aww, ito na bang pinagmamalaki mo? Dalawang itlog ng pugo? Ngumisi pa ng nakakaloko si Midnight at mas diniinan ang pagkakasakmal sa dalawang pugo ni Sky. Hindi pa siya nakontento nang tuhuran pa niya si Sky kaya namilipit ito sa sakit na naging dahilan ng pagkatahimik ng lahat maski ang tugtog. Midnight! Nag-aalalang sabi pa ng kaibigan niya. Bastos eh! Iyon na lamang ang nasabi ni Midnight bago siya umalis roon na parang walang nangyari. Sa hindi kalayuan naman ay walang patda sa pagtawa si Dawn dahil sa nasaksihan. Dahil ang nag-iisa niyang kapatid ay binangga ang playboy ng bayan. Ito na ang tinatawag na World War III. Isang buwan na ang nakakalipas at hindi pa rin mawala sa isip ni Sky ang babaeng na mahiya sa kanya sa bar. Hindi niya kailanman malilimutan ang malaanghel nitong itsura, pero demonyo naman ang ugali. Ang mas lalo pang nagpainit pa sa ulo ni Sky ay nang malaman na kapatid pala ito ng kaibigan niya. Hindi kailanman pinakilala ni Dawn ang kapatid sa kanya, kaya walang ideya si Sky kung anong itsura ng babae. Sir, nakuha ko na po ang impormasyon ni Miss Midnight del Falcon. Narito po sa loob ng envelope ang lahat ng tungkol sa kanya. Singit pa ng sekretary niya na nakapasok na pala sa loob ng opisina nang hindi namamalayan dahil okupado ng babae ang isipan niya. Makakaalis ka na. Malamig pa niyang utos bago dinampot ang envelope at tinignan ang laman. Kung ang kaninang mukha ni Sky ay madilim, bigla iyong nagkaroon ng kulay dahil nakaisip na siya ng magandang paraan upang makagante sa babae. Humanda ka. Sisiguraduhin kong luluhod ka habang nagmamakaawa sa akin na sana ay hindi mo ko binangga. Ani pa. Pukos na pukos si Midnight sa paggawa ng report dahil kailangan na ito ng kapatid niyang si Dark sa bago nitong tayo na business. Ito ang unang business na siya ang magpapatakbo matapos ang ilang taon na pag-aaral. Isa itong maliit na coffee shop, De Peligro. Ito ang ipinangalan niya dahil alam niyang unique at nag-iisa lamang ito kaya madaling matatandaan. Kadamay niya ang kaibigan na si Mary Ann. Knight, hindi ka ba natatakot? Biglang tanong pa ng kaibigan niya na naghahanda ng isang coffee macchiato para sa unang customer nila. Nagtaka naman si Midnight dahil hindi niya maintindihan kung ano ba ang dapat na ikatakot niya. Ikatakot ang alin? Tungkol dun sa lalaking binasagan mo ng dalawang itlog? Hindi ka ba natatakot na baka bigla ka na lang niyang balikan? Pinahiya mo kaya yung tao, tas hindi lamang yun dahil panigurado hindi na yung magkakaanak. Tsaka nag-flashback sa kanya ang nangyari isang taon na ang nakakalipas sa bar ng kapatid na lalaki na si Dawn. As if naman na makikilala ko nun. Isa pa, isa siya sa mga nagtatrabaho sa bar ng kapatid ko. Eh di takot lang niya na matanggalan ng trabaho. Katwira ni Midnight na pinagsawalang bahala niya. Sa tingin ko lang ha, hindi siya ordinaryong tao. Sabi pa ni Mary Ann. Paano mo naman nasabi?
Don't tell me, at iniisip mo na naman yung instincts at pagiging manghuhula mo, Anne. Hindi ah, may kakaiba lang talaga sa kanya, basta hindi ko may paliwanag. Pumimilit pa rin ang kaibigan, ngunit hindi na lamang pinansin ni Midnight ito at tinapos na lamang ang report na ginagawa. Ngunit mapaglaro talaga ang tadhana dahil bigla na lamang may sumulpot na lalaki sa harapan nila ni Mary Ann. At bigla na lamang itong nagpakilala na kinagimbal ng dalawa. Hello, Miss Pader. Namiss mo ba ako? Ngiting demonyo ni Sky habang nakatingin sa babaeng bumasag ng kaligayahan niya. Sorry, sir. Pero magkakilala pa tayo? Hindi mo ba natatandaan ang lalaking kamuntikan mo nang tinanggalan ng kaligayahan? Ako lang naman ang lalaking iyon, Miss Del Falcon. Hasik ng lalaki nakakuha na rin ng atensyon sa ibang tao. Nagkaroon ng malakas na bulungan kaya nakaramdam ng pag-alala si Midnight dahil wala pang isang linggo simula nang magbukas ito. Mabilis niyang hinila ang binata at dinala ito sa opisina niya. Look, sir. Pasensya ka na kung sinipa ko ang dalawang pugo mo pero pwede bang huwag kang gumawa ng iskandalo sa mismo negosyo ko? Kalmanteng sabi ni Midnight na hindi nakatulong dahil mas lalo lamang bumangis ang itsura ng lalaki. Sa tingin mo ba hahayaan kung ganun na lamang ginawa mo sa akin? Pinahiya mo ako sa maraming tao. Natanggalin ka ba ng trabaho? Sasabihin ko sa kuya ko na ibalik ka basta huwag ka lang mag-iskandalo at umalis ka na sa cafe ko, Mr. Stripper. Bali walang sabi ni Midnight at naglabas pa ng makapal na lilibuhing pera. Are you kidding me talaga, babae? Ano mo ba kung ano itong ginagawa mo, ha? Pagbabanta pa ni Sky sa babae. What? Kulang pa ba yan? Malaki naman ang kitaan mo sa pagsasayaw, di ba? Sasabihin ko kay kuya na taasan ang sahod mo. Basta, umalis ka na rito at isa pa, hindi naman natatanggal ang dalawang pugo mo, kaya ano ay kinagagalit mo? Ayaw mo nun, hindi mo na maikakalat ang lason mong lahi. Dire-diretso ang bunganga ni Midnight na siyang kinanganga naman ni Sky. Amusement. Iyan ang makikita sa mga mata ni Sky habang nakatingin kay Midnight. Tsaka lamang naintindihan ni Sky ang tingin sa kanya ng babae. Stripper bang tingin mo sa akin? Nakataas naman ang kilay ni Midnight dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi ba? Anong tawag sa ginagawa mo nung gabing yun? Kumakanta? Alam mo, wala naman masama sa trabaho mo. Dahil alam kong maayos ang bar na kapatid ko. Kung kulang pa yung pera na binigay ko, sabihan mo lang si kuya nang makakuha ka pa ng panibagong racket. What the hell? Tanging na ibulong ni Sky bago niya napansin na nailabas na pala siya ng babae nang hindi namamalayan. Pero isa lamang ang alam ng isip niya. Nahanap na niya ang babaeng katapat at hindi siya titigil hanggat hindi nagiging kanya ang babae. Matapos ang buong araw, payapang nakauwi si Midnight sa mansyon ng mga magulang at naabutan pa niya ang kuya niyang si Don. Kuya, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol lang sana sa isang empleyado mo. Anong meron sa kanya? Tanong ni Don. Pinuntahan kasi niya ako sa cafe kanina at binigyan ko siya ng pera. Pwede bang taasan mo ang sahod mo sa kanya para hindi na niya ako guluhin? Bahagya pang napakislot si Don dahil sa sinabi ng kapatid. Hindi mo kilala ang lalaking binangga mo? Hindi. Nag-umpisa lang talaga ng gabing nasa bar mo ako. Hindi ko naman talaga sinasadya na mainis sa kanya eh. Ang lalaking binangga mo, Midnight, ay walang iba kundi si Skylander Heason, ang kaibigan ko. Parang bombang sumabog iyon sa utak ni Midnight. Dahil hindi niya akalain na mayaman din ang lokong binigyan niya ng 5,000. Ikaw ang umayos niyan, malaki ka na. Sabi pa ni Don na nagpanganga na lamang sa kanya. Kuya, kung kaibigan mo talaga siya, anong ginagawa niya sa bar mo at nagsasayaw ng parang kawayan? Hindi ko naman alam at saka isa pa, nilait niya ako, no? Wala akong pakialam, Midnight. Basta ayusin mo na lang ang problema ang ikaw naman ang nag-umpisa. Sabi ni Don at saka siya iniwanan. Naiwan na tulala si Midnight, iniisip kung paano niya malulusutan ang paparating na problema sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Midnight sa kumpanya ng lalaki upang makausap ito ng masinsinan. Pero kapag minamalas ka nga naman, ay hindi siya pinapasok ng babaeng malaki lamang ang hinaharap pero katuldok naman ang utak. Sabihin mo sa kanya kung sino ako, miss, at kilala ko ng boss niyo. Pumimilit pa niya. Hindi mo rin maintindihan, miss. Hindi kita kilala, kaya hindi mo pwedeng makita ang CEO.
Nanunuot na sa kalamnan ni Midnight ang babaeng front desk ngunit kailangan niyang kumalma. Miss, uulitin ko ang sinabi ko. Sabihin mo sa boss mo na narito ang kapatid ng kaibigan niyang si Don. Nanggigigil na talaga si Midnight sa katangahan ng babae. Hindi talaga kita kilala, Miss. Pumimilit pa nito. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Hindi mahalaga ang kilala mo ako o hindi. Ang inuutos ko sa iyo ay sabihin mo sa boss mo na narito ako. Hindi ko alam pati mga empleyado ng Pugo na yon ay tatanga-tanga. Maanghang niyang sigaw, hindi na inisip ang kahihiyang dala. Bago pa man makasagot ang babaeng front desk, nakita na ni Midnight si Sky na papalabas naman ng elevator. May kasama pa itong babae na nakalingkis sa braso nito. Gulat pa si Sky na makita siya pero hindi ito nag-abalang kausapin siya bagkos nilagpasan pa siya. Skylander Hizon! Bigkas pa ni Midnight sa pangalan ng binata kaya huminto ito sa paglalakad. What? Malamig naman na sagot ni Sky. Gusto ko sana makausap ka. Malamig na titig ang binigay niya sa dalaga ngunit siya rin ang unang umiwas dahil hindi niya kinakaya ang presensya ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Sky at binulungan ang kasama niyang babae na mauuna na ito. Noong una ay nagreklamo pa ang babae pero kalaunay wala na rin itong nagawa. Tumungo si Sky at Midnight sa loob ng opisina. Ano pag-uusapan natin? Parang wala lang sabi ni Sky at tumingin pa sa suot na mamahaling relo. Gusto ko sanang humingi ng dispensa sa nagawa ko ng gabing iyon. At noong isang araw din. Nalaman ko kasi kay kuya na magkaibigan pala kayo. At ayoko sana na magkaroon ng samaan ng loob. I'm sorry, Mr. Hizon. Sincero ang pagkakasabi ni Midnight. Hindi ko matatanggap ang sorry mo. Dahil unang-una, kamuntikan mo na ako mawala ng kaligayahan. Pakalawa, natapakan mo ang pagkalalaki ko. At pangatlo, ayokong tanggapin ang sorry mo. Kaya makakaalis ka na. Puno ng pait na sabi ni Sky. Pero hindi nagpatinag si Midnight dahil hindi siya pinalaking basta-basta na lamang sumusuko. Humihingi ako ng dispensa dahil sa nagawa ko at hindi ko naman kailangan na patawarin. Nagbunta lang ako dito para ipakita na sincere ang paghingi ko ng sorry. Tignan mo! Ikaw na tong humihingi ng dispensa, ikaw pa tong matapang! Sita pa ni Sky at napahilamos na lamang ng ulo. Hindi ba dapat humingi ka rin ng dispensa? Nilait mo ako ng gabing iyon, kahit hindi man tayo magkakilala. Sinong tangang malalait basta-basta ng ganun? Naroon ako para magsaya pero ikaw mismo ang lumapit. Hindi rin naman mangyayari sa iyo ang bagay na yon kung in the first place ay hindi mo ginawa yon. Mahabang litanya ni Midnight na nagpatameme kay Sky. Hindi na ako magtataka kung magkapatid nga kayo ni Don. Parehong mataas ang tingin niyo sa sarili. Iling-iling pa ni Sky nang makita niya ang ugali ng kaibigan sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Tumahimik silang pansamantala at pinakiramdaman ang sarili. Ngunit hindi na talaga mababali ang paninindigan ng dalaga. Kaya naman, wala nang nagawa pa si Sky kundi tanggapin ang dispensa ng dalaga ngunit sa isang kondisyon. Fine, tatanggapin ko ang sorry mo, pero sa isang kondisyon. Sabi ni Sky. Ang kaninang kalmadong pakiramdam ni Midnight ay napalitan ng matinding kaba dahil na rin sa ngisi ng lalaking nasa harapan niya. Hindi niya pinakita na naapektuhan siya bagkos, pinakita ni Midnight na hindi siya basta-basta napapasuko ng kahit ano. Spill it! Matapang pangutos niya na mas lalong nagpalawak sa ngisi ni Sky. Ito na pala ang umpisa ng magulo nilang buhay simula nang pumayag si Midnight sa kalokohan ng binata ng araw na iyon. Kinabukasan, maagang bumangon si Midnight dahil kailangan niyang puntahan si Sky sa opisina nito dahil sa naging usapan nila kahapon. Dahil nasa mahabang bakasyon ang sekretarya nito, napilitan siyang maging substitute secretary. Isang buwan lamang ang hiningi ng lalaki kaya hindi na siya nakatanggi pero ngayon ay nagdadalawang isip na siya kung gusto pa ba niyang ituloy ang kalokohang ito. Midnight, anak? Hindi ba may trabaho ka ngayon? Bakit hindi ka pa bumabangon? Magtatanghali na. Sabi ng kanyang mommy na si Harper na nakasilip pa sa nakasiwang na pintuan. Nasabi kasi niya sa ina ang naging usapan ni Lani Sky at ang mommy na niya mismo ang nagutos na tapusin ang naumpisahan.
hindi ganyan ang gising ng isang sekretary. Dagdag pa nito, kaya wala nang nagawa pa si Midnight kundi ang bumangon. Simpleng itim na long sleeves at pencil skirts ang suot niya na pinaresan niya ng 3 inches stiletto. Basta na lamang niya ipinusod ang buhok at nagsuot ng walang grado na salamin. Nagwisik ng mamahalin yung pabango at dinala ang limited edition niyang Chanel bag. Anak, hindi ba masyadong ingrande naman ata ang dala mong bag? Bakit hindi ka nalang magdala ng mumurahin mong bag? Sita pa ng mommy niya nang makita siya. Bakit mommy? Wala bang karapatan na maging sosyal ang sekretarya? Tanong naman niya sa mommy niya. Hindi naman sa ganun anak, pero acting secretary ka kasi at dapat ay simple ka lang. Katuwiro naman ang ina. Hindi na nagtanong pa sa Midnight at sinunod ang gusto ng ina. Pinanindigan talaga nila ang pagiging pansamantalang sekretarya. Alas 12 na ng tanghalian nang makarating si Midnight sa opisina ni Sky. Pagpasok pa lang niya sa loob ng opisina ng lalaki, sumalubong na agad sa kanya ang bugnot nitong mukha. Mabuti naman na isipan mo pang pumasok. Alam mo ba kung gaano kadami ang trabaho ko ngayon? Hindi ko alam. Ito ang unang beses na magtatrabaho ako bilang sekretarya. Katuwiran pa ni Midnight na mas lalong napasakit sa ulo ni Sky. Damn it. Fine. Nakikita mo ba yung mga folder na yan? Tsaka idinuro ni Sky ang gabundok na folder sa harapan. Tumango naman si Midnight bilang sagot. Gusto ko i-type mo sila at ipasa sa email ko na naka-docs. Ani ni Sky na parabang napakadali ng pinapagawa nito. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Ita-type ko ang bawat letra sa isang dangkal na taas na folder na yan? Wala ka bang scanner dito? Mas mabilis yun kaysa sa mano-manong pagda-type. Reklamo ni Midnight dahil hindi biro ang gustong ipagawa ng lalaki sa kanya. Gawin mo na lang ang gusto ko. At isa pa, ayoko nang may maling spelling. Ani pa nito, tsaka na lamang niya iniwanan si Midnight sa loob ng opisina ng lalaki. Wala nang nagawa pa si Midnight kundi gawin ang ipinag-utos nito. Nang biglang makarinig siya ng sigawan sa labas ng opisina ng lalaki. Hindi na sana niya pakikialaman nito, ngunit basta na lamang niluwa ng pintuan si Sky kasama ang isang matandang lalaki. I told you, Grandpa. Hindi ko magagawang pakasalanan si raulong babaeng yan. Kaya kong maisalba ang kumpanya na walang tulong niya. Sigaw ni Sky sa matandang lalaki. Skylander, hindi mo naiintindihan dahil malaki din ang utang na loob natin sa pamilya ni Loris. Sabi naman ng matanda sa kalmadong tono. Hindi pa rin napansin si Midnight ng maglolo, kaya nagtuloy-tuloy ang pag-aaway ng dalawa. Ngayon lang ako nang hihingi ng tulong sa iyo, Skylander. Ngayon lang, dahil hindi na kaya ng ama mo na isalba pa ang kumpanya natin. Hindi ko din alam kung paano nangyari na sa loob ng isang araw ay bumagsak ang sales nito. Halos lahat na nag-invest sa atin ay nag-pull out na dahil natatakot silang mag-take ng risk sa atin. Paliwanag pa rin ng matandang lalaki na puno ng pagsusumamo ngunit naging matigas si Sky. Kaya itong naisip yung solusyon? Dahil lang ba sa pera, kaya niyong isakripisyo ang nag-iisa niyong apo at anak? Makinig ka, apo. Ito na lang ang natitira naming pag-asa. At isa pa, mabait na bata si Loris. Ayoko na munang pag-usapan yan, Grandpa, pakiusap. Marami pa akong kailangan tapusin at hindi ko muna gustong pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyan. Malamig na sabi ni Sky sa matandang lalaki. Umalis na laglag balikat ang matanda habang si Sky naman ay halos sabunutan ang sarili dahil sa problemang dinadala. Nagulat pa ang binata nang makita siya pero umakto na lamang ito na parang wala roon si Midnight. Hindi naman din nagtanong si Midnight dahil wala siyang karapatang panghimasukan ang buhay ng lalaki. Hindi pa rin nga dapat niyang narinig ang pag-aaway ng dalawa. Ngunit kaysa isipin pa niya ang pinag-uusapan nila, inumpisahan na lamang niya ang ginagawa at hindi na sila muling nagpansinan ni Sky. Pasado alas 7 na nang matapos si Midnight sa isang folder at may natitira pang 10. Napatingin pa siya sa lamesa ni Sky na kanina pa nagpapaalam na umalis at siya na lamang ang naiwan dito. Dahil kanina pa tapos ang trabaho niya, minabuti na rin umuwi ni Midnight pero hindi niya inaasahan na makita si Sky sa labas ng opisina. Nakasandal sa mamahalin nitong sasakyan habang naninigarilyo. Akala ko umuwi ka na. Tanong ni Midnight. Hinihintay kita, anos palagay mo? Pinapasundo ka na sa akin ng kuya mo
dahil hindi daw makakarating ang driver mo dahil sa emergency. Sagot naman ni Sky bago itinapon ang sigarilyo at tinapakan ito. Pero kaya ko naman mag-commute. Sa ganitong oras, wala ka na makukuhang taxi kaya sumabay ka na sa akin. Hindi na, kaya ko na. Pagmamatigas pa rin ni Midnight sa lalaki at saka naglakad upang pumunta sa sakayan ng mga taxi at jeep. Ngunit tama ang sinabi ng lalaki na wala nang dumadaan na sasakyan. Isang oras na ang lumipas pero wala pa rin siyang masakyan na taxi at nang lingunin niya ang sasakyan ni Sky ay wala na rin ito. Maayos naman noong simula maliban nang mapansin ni Midnight ang dalawang lalaki na kanina pa nakatingin sa kanya. Nakaramdam ng matinding kaba si Midnight lalo na nang unti-unting lumapit sa kanya ang dalawang lalaki. Miss, nag-iisa ka ata dito. Gusto mo ba tulungan ka namin maghanap ng masasakyan? Tanong pa ng lalaki na nakakailang kung tumingin kay Midnight. Hindi na, kasi hinihintay ko yung sundo ko. Matapang naman niyang sagot. Kami nang bahala sa'yo, miss. Mas maalam kami sa lugar na ito kaya tiyak na makakahanap ka agad na masasakyan. Pumimilit pa rin sa kanya. Naalarma si Midnight nang aabangan na siyang hawakan. Ngunit isang malaking braso ang humarap bago pa siya mahawakan ng mga ito. Di nyo ba narinig ang sinabi niya? O baka gusto niyo lang ipakulong ko kayo nang wala sa oras? Pagbabanta ni Sky. Sa isang iglap na wala ang kaninang takot ni Midnight, hindi na rin niya napansin ang sarili nang mapakapit siya bigla sa suot ng laylayan ng damit polo nito. Umalis nang walang kuskus balungos ang dalawang lalaki at naiwan silang dalawa. Ramdam ni Midnight ang matatalim na tingin ni Sky at inaamin niya na nahihiya siya dahil sa katigasan ng ulo niya. Sana matuto ka ng sumunod minsan dahil ang katigasan ng ulo ay hindi maganda. Pangangaral pa nito na mas lalong nagpatahimik kay Midnight. Hanggang sa mahatid siya ni Sky sa mansyon, hindi mabura sa kanya ang ginawa ng lalaki. Bigla na lamang kasing tumibok ang puso niya na para bang kinakabahan siya at sa tuwing naiisip si Sky ay pinamumulahan siya ng mukha. Dalawang linggo nang nagtatrabaho si Midnight kay Sky bilang sekretarya nito nang mas lalong lumalalim ang pagtingin niya sa binata nang hindi napapansin. Mas lalo pang nakadagdag sa kanya ay nang mas makilala niya ito. Puro kalokohan ngunit maaasahan naman ito lalo na sa mga problemang kinahaharap niya. Midnight, may sunod pagkatapos nito. Gusto ko na kasi magpahinga. Bulong pa ni Sky sa kanang tenga dahil nandito sila sa mahalagang meeting para sa pagsasara ng deal. Sa dalawang linggo na magkasama simula umaga hanggang gabi dahil late na sila nakaka-uwi, mas naging close silang dalawa. May isa ka pang meeting at sa kabilang restaurant naman iyon. Pagkatapos, doon pa lang tayo pwedeng magpahinga. Hindi lang ikaw ang pagod. Bulong din niya kay Sky. So Mr. Heason, anong masasabi mo sa anak ko? Singit pa ng kamiting ng binata at pinakita pa ang anak nitong babae na mukha ng clown sa kapal ng makeup. Kasama ba sa pagmimitingan natin ang tungkol sa anak mo? Casual namang tanong pabalik ni Sky. Nabalitaan kasi namin na pabagsak na ang kumpanya mo. Kaya napag-isipan ko na bakit hindi kayo makipag-merge sa kumpanya ko kapalit ng pagpapakasal sa unika iha ko. Mr. Gomez, hindi naman siya umabot sa ganda ng kuko sa paa ng babaeng kasama ko. Kaya pasensya ka na, pero ang pakakasalan ko lang ay ang makakahigit sa ganda ng sekretarya ko. Inosenteng sabi pa ni Sky na nagpagalit sa lalaking kamiting. Ito na ang huling offer ko bago ko tatanggapin ang business proposals mo. Ito lamang ang magagawa ko para hayaan na magpalugi ako sa papalubog na kumpanya. Maanghang na sabi ng matandang lalaki. Hindi nagustuhan ni Midnight ang kaangasan ng matanda, ngunit bago pa siya makasagot, pinigilan na siya ni Sky. Nilingon niya ang lalaki at nakapaskil na naman ang peking ngiti nito. Ito ang napansin ni Midnight na kahit harap-harapan na itong binabastos ay hindi lumalaban si Sky. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tungkol naman sa anak mo, sana turuan mo muna siya paano maglagay ng kolorete sa mukha bago ang paglandi. At saka siya hinila ni Sky paalis sa lugar na iyon. Sky? Hindi naiwasan ni Midnight na tawagin ang pangalan ng binata. Hindi lumingon sa kanya si Sky, bagkos nananatili itong nakatalikod.
Sa loob ng 2 linggo, lahat ng mga ka-business deal ng binata ay umatras. Walang may gusto na mag-take ng risk sa pag-i-invest dahil nalugi na talaga ang business ito. Hindi rin sapat ang perang share sa bar ng kapatid upang matakpan ang lahat ng dapat takpan. Nakaramdam siya ng matinding awa para sa lalaki dahil nakikita niyang lumalaban ito. Bakit hindi mo na lang kaya tanggapin ang sinasabi ng lolo mo? Out of nowhere na naibulalas ng labi ni Midnight. Pero hindi na inaasahan ang naging reaksyon ng lalaki. Nagbabaliw ka na ba? Ngayon pa lang wala na akong pag-asa sa'yo tapos tatanggapin ko pa yon? Para mo na nang sinabi sa akin na magbikti ako. Singhal ni Sky. Anong pinagsasabi mo dyan? Umiwas pa ng tingin si Midnight. Pwede ba din na huwag kang magmaang-maangan sa nararamdaman ko? Alam mo naman na gusto kita, pero bakit nagtatangatangahan ka? Ganyan ba talagang lahi niyo? Sabi pa nito na napakunot ng magagandang kilay ni Midnight. Hindi naman bago kay Midnight ang pinaparamdam nito pero hindi lang siya makapaniwala na sinabi ito ng lalaki na parabang walang pag-aalangan. Huwag mong idamay ang lahi ko, okay? Wala silang kinalaman kung nagtatangatangahan man ako. Isa pa, dala lang yan ng gutom langit. Umuwi na tayo tapos bukas na lang natin pag-iisipan ang tungkol sa problema mo. Sabi ni Midnight. Naglakad na si Midnight patungong sasakyan nang haklitin ni Sky ang braso niya at sapilitang hinarap rito. Pupungas-pungas pa ang mga mata ni Sky habang nakatingin sa kanya. Hindi na naitago ni Sky ang tunay na nararamdaman. Kitang-kita na kasi ito sa mga mata ng binata. May sasabihin ka ba? Kinakabahang tanong ni Midnight sa lalaki. Bakit ka nagmamaang-maangan na wala kang alam? Hindi ganyan ang gusto kong marinig sa'yo. Hindi ganyan. Bakit hindi natin pagbigyan ng mga puso natin? Alam ko naman na gusto mo rin ako. Mas lalong namula ang pisngi ni Midnight sa narinig sa sinabi ng lalaki. Sky, tawag pa niya sa pangalan ng lalaki. Ngunit mapaglaro talaga ang tadhana dahil isang pamilyar na boses ang sabay na tumawag sa pangalan nilang dalawa. Sky! Sabay na napatingin si Sky at Midnight sa mga taong tumawag sa pangalan nila. At ganun na lamang ang gulat nila nung makilala ang mga ito. Otomatikong kumalas si Midnight sa hawak ni Sky at kinakabahan na nakatingin sa madilim na mukha ng dating nobyo na si August. Naramdaman pa ni Midnight ang muling paghawak sa kanya ni Sky. Ngunit muli niya itong binitawan. Anong ginagawa mo rito? Nakabalik ka na? Kailan pa? Tanong ni Midnight. Kahapon lang. Gusto ko lang sana kitang kausapin pero sabi sa akin ni Mary Ann ay hindi niya alam kung nasan ka. Nandito ka lang pala kasama ang ibang lalaki. Malamig na sabi ng lalaki at tumingin ng masama kay Sky. Hindi rin napansin ni Sky ang babaeng lumingkis na parang ahas sa braso niya. Sabi ni Lolo, busy ka daw sa kumpanya. Hindi ko alam na nandito ka pala, Sky. Namiss kita ng sobra. Sabi naman ni Loris ang dapat na pakakasalan ni Sky. Sino siya? Takang tanong pa ni Midnight kay August. Cousin ko. Simpleng sagot naman ng dating nobyo ni Midnight. Siya. Sino siya? Balik tanong naman ito kay Midnight. Boss ko siya. Ang kaninang madilim na mukha ni August ay napalitan ng panunuya habang nakatingin kay Midnight na parabang isa na lamang itong basura sa paningin ng lalaki. Naikuyom ni Sky ang kamay niya dahil hindi niya gusto ang nakikita sa lalaki. Kailan ka pa naging pipitsuging secretary, Midnight? Papalugi na rin ba ang kumpanya ng pamilya mo? Hindi mo pa rin ba nagawa ang pangarap mong cafe? Tanong pa nito na nagpaisang guhit sa labi ni Midnight. Anong ibig mong sabihin? Mabuti na lang talaga at hiniwalayin mo na agad ako. Pwede may papalamunin sana ako nang wala sa oras. Mabuti naman at may tumanggap pa sa'yo na lalaki. Pero balita ko ang lalaking ito ay papalugi na rin ng kumpanya. Diba Skylander Heason? Hindi na nakapagpigil si Sky at tumama na ang matigas na kamao sa pisngi ng lalaki. Kaya sumubsob ang lalaki sa malamig na lapag. Isipang pag-iinsulto sa kanya at sisiguraduhin kung tatanggalin kita ng ngipin hayop ka. Nang gagalaiting sigaw ni Sky at muling inundayan ng suntok si August kaya na naging dahilan bakit nabasag ang labi ng lalaki. Tulala lamang si Midnight habang binapanood ang lalaking 2 taon din niyang minahal. Hindi rin niya napansin na naisakay na siya ni Sky sa sasakyan nito.
Sa isang iglap, nagunahan sa pagbatak ang mga luha niya. Matapos ang mahigit isang buwan ngayon na lamang niya, naalala ang tungkol kay August. Habang pinapanood at pinakikinggan niya si August kanina, ay isa lamang ang pumapasok sa isip niya. Kailangan ba talagang umiyak ka sa harapan ko nang dahil sa gagong yon? Sigaw ni Sky. Isa lang ang nabuo sa isip ni Midnight, ang mga realizations niya habang nakatingin sa lalaking dating minahal niya, habang naiisip naman si Sky. Malayong malayo sa lalaking minahal niya ngayon, sa lalaking minahal niya noon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit palagi na lamang siyang nasasaktan. Punyeta naman, Midnight! Huwag mo naman iyakan ang ulo na yon sa harapan ko, dahil nagsiselos ako! Hasik pa nito at sinuntok pa ang manubela ng sasakyan. Lihim na napangiti si Midnight at mas hinayaan na magwala si Sky. Bakit ganyan kayong mga babae? Gustong gusto niyong nasasaktan sa lalaking hindi naman dapat sa inyo, habang may mga lalaki naman dyan na handa kayong mahalin ang buo. Hugot lang. Sumisinghot pang sabi ni Midnight bago punasan ang mga luha. Salamat sa araw na ito, Ama. Dahil napagtanto ko kung sino nga ba ang lalaking para sa akin, mahinang bulong niya sa kawalan na hindi naman nakaabot sa paninig ni Sky. Ihinto mong sasakyan! Utos niya kay Sky. Ano? Nasa highway tayo! Tanggi ni Sky at mas lalong nag-focus sa pagmamaneho. Sabi ng ihinto mong sasakyan! Malakas na utos ni Midnight. Ngunit nagtiimbagang lamang si Sky at mas hinigpitan ang kapit sa manubela. Sky, ang sabi ko sa'yo, ihinto mo ang sasakyan! No! No! Hindi kita hahayaan na bumalik sa... No! Hindi kita hahayaan na bumalik sa animal na yon. Dito ka lang sa akin! Hindi kita ibabalik sa kanya! Tanggi ni Sky. Sky, please! Ihinto mo na ang sasakyan! Nagsusumamo na si Midnight. Dumaan ang matinding sakit at lungkot sa mga mata ni Sky bago nito itinabi sa gilid ng daan ang sasakyan. Hindi mo baba si Midnight, bagkos hinila niya ang kwelyo ni Sky at basta na lamang siniil ng halik si Sky. Hindi pa agad nakagalaw si Sky dahil sa pagkagulat. Sky, malungkot na tawag ni Midnight sa pangalan niya na naging dahilan ng pagkaputol ng natitirang PC ng pasensya niya. Itunulak niya si Midnight pasandal sa upuan at si Sky na ang sumiil ng halik sa babae. Mas malalim, mas mapusok, at mas sabik nilang pinagsawa na damdamin ang kalambutan ng labi ng isa't isa. Hingal na hingal pa silang dalawa nang maghiwalay ang mga labi nilang dalawa. Pinagdikit pa ni Sky ang mga noo nila at ninanamnam ang bawat sandali sa mga oras na iyon. You're mine now, right? Pangungumpirma pa ni Sky. Kahit nahihiya, nagawang tumango ni Midnight bilang sagot. Isang mahinang hagik-gik at pasasalamat naman ang lumabas sa bibig ni Sky at saka muling pinagdikit ang mga labi. Iyon ang pinakamasayang araw para kay Midnight at ngayon lang din siya sumaya ng sobra. Muling pumasok sa isipan niya ang mukha ng dating nobyo. Ngunit wala na siyang maramdaman. Malaki din ang naitulong ni Sky upang maibalik niya ang dating saya na hindi niya kailanman naramdaman kay August. Makalipas ang 3 linggo at naging opisyal na silang magnobyo at nobya at ang unang nakahalata ay ang kuya niyang si Don dahil nahuli silang naghahalikan. Ang akala ni Midnight ay magagalit ang kapatid niya ngunit mas naging masaya pa ito. Ganoon din ang kuya Bright niya pati na rin ang mommy at daddy niya. Alam mo, Midnight, mapupunit na talaga yung labi mo sa kakangiti mo dyan sa cellphone mo. Bakit kaya hindi mo pasagutin yung tawag ng boyfriend mo? Ang lakas din ng amats mo eh. Ang bait-bait ni Sky tapos aawayin mo lang porkit may toyo ka ngayong araw? Sita ng kaibigan niyang si Mary Ann. Narito na siya ngayon sa cafe niya na pinahawak muna niya sa kaibigan habang nagtatrabaho siya bilang pansamantalang secretary ni Sky. Lumipas na rin ang isang buwan kaya bumalik na ang totoong sekretarya nito. Hindi ka ba talaga naaawa kay Sky? Kagapi pa rin ng ring yung cellphone mo. Sagutin mo na yan bago pa magsawa yan at iwanan ka. Napangiwi si Midnight dahil sa pananakot ng kaibigan. Ngunit nang sasagutin na niya ang tawag ay siya naman pagbuklat ng pintuan ng cafe at iniluwa nito si Sky na may dalang malaking bouquet ng flowers.
Ang isusubong fries na sana ni Mary Ann ay nahulog sa lapag dahil sa binatang nasa harapan nila. Nagpalingali nga pa ang binata tila hinahanap si Midnight at nang makita nito ang kaibigan, bigla na lamang kumislap ang mga mata nito. Baby! Galak na galak pang tawag nito kay Midnight. Nakaramdam ng matinding hiya si Midnight habang pinagmamasdan si Sky na tangan ang napakalaking bouquet ng puting rosas. Panaytingin ang ibang babae sa binata kaya hindi napigilan ni Midnight na halikan ito sa harapan ng tao upang sabihin na kanya lamang ito. Gusto niya pang irapan ang mga babaeng inirapan siya. I'm sorry baby kung hindi kita natawagan kagabi. May ginagawa lang kasi ako kaya hindi ko na namalayan ang oras. Sabi pa ni Sky. Dinala na siya ni Midnight sa loob ng opisina nito upang mawala na sa binata ang atensyon ng ibang tao. Ngunit maling desisyon nang bigla na lamang siya kabigin ni Sky at siniil ng mabilis na halik. I miss you. Sobrang namimiss na kita kaya please, huwag ka nang magalit. Parang bata pang sabi nito at mas isiniksik naman ang mukha sa gilid ng leeg ni Midnight. Dahil isang dakilang marupok si Midnight, pinatawad niya si Sky. Sa susunod kasi, kung may gagawin ka o magiging busy ka, sabihin mo sa akin dahil nag-aalala ako. Opo, sorry na at hindi na mauulit. Sana huwag kang mapagod sa akin dahil ito ang unang beses na naranasan ko ang lahat ng ito at hindi ko may papaliwanag ang pakiramdam ng may nagmamahal sa'yo. Pinagtaasan naman siya ni Midnight ng kilay dahil sa sinabi niya. Umalpas ang malakas na tawa sa labi ni Sky ngunit nawala din iyon nang maalala ang malaking problema na kinahaharap. Hindi napigilan ni Sky na yakapin ng sobrang higpit ang dalaga dahil hindi na niya kaya pang mawala ito sa buhay niya. Hindi siya makakapayag na kunin sa kanya ang kaligayahan na ngayon lamang niya naramdaman. May problema ba Sky? Napakislot pa si Sky dahil sa tanong ni Midnight. Puno ng pag-aalala ang mga mata ng dalaga kaya mas lalong naging mabigat sa kanya ang gagawin na sakripisyo. Mapapatawad mo ba ako kapag nalaman mo na may ibang babae ako? Tanong ni Sky na hindi inaasahan ni Midnight. Ang kaninang gulat na ekspresyon ay napalitan ng pagtataray kaya hindi na naman napigilan ni Sky ang tumawa sabay pisil sa pisngi ng babae. Bakit? May babae ka talaga? Natatandaan mo ba yung ginawa ko sa'yo noon? Gusto mo ba isa pa? Pero sa pagkakataon na to, tanggalan. Sisiguraduhin kong hindi ka ng pakikinabangan ng ibang babae. Brutal na sabi ni Midnight na nagpaputla naman kay Sky. Eh, hindi ka naman mabiro. Natatakot pang sabi ni Sky sabay iwas ang tingin. Aangal pa sana si Midnight nang yakapin na lang niya ng sombrang higpit ang babae. Dahil sa oras na lumabas siya sa cafe ng nobya, iyon na ang simula ng pagbabago ng mga buhay nila. Midnight? Hmm? Nananatili pa rin silang magkayakap. I love you. Sobrang mahal kita. Kaya sana, huwag mo akong susukuan. Mas isiniksik na lamang ni Midnight ang mukha sa dibdib ng nobyo dahil kahit hindi umamin ramdam ni Midnight na may napakalaking problema itong dinadala. Naghihintay na lamang siya na kusa itong magsabi sa kanya. Mas sinigpitan na lang din ni Midnight ang yakap niya dahil pakiramdam niya kahit anong oras ay kusa itong bibitaw sa kanya. Tahimik na nakaupo si Dawn sa counter ng bar at ganoon din si Sky parehong may hawak na alak. Walang kibuan at tila malalim ang iniisip nilang dalawa. Ilang araw na rin hindi nagpaparamdam si Sky sa nobyang si Midnight at pinagtataguan niya rin ang dalaga. Masakit man para kay Sky ang ginagawa ngunit gusto lang niyang tapusin ang gulong kinahaharap. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Hindi naman ako galit sa ginawa mong pag-iwan sa kapatid ko dahil alam ko naman ang dahilan mo. Pero sana isipin mo rin kung sakaling hindi ka niya mapatawad. Kalmadong sambit ni Dawn sa kanya. Gusto ko lang tapusin ng maayos ang problema ko, Del Falcon. Ayaw ko naman umasa sa inyo paano ko na lang bubuhay ng kapatid mo kung ang simpleng ito ay hindi ko masusolusyonan. Hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki kung hihingi ka ng tulong sa nobya mo. Saad pa ni Dawn at saka niya nilagok ang huling laman ng hawak na baso. Alam ni Sky ang estado sa buhay ng babaeng mahal.
Tagapagmana din ng babae na magkabila ang kumpanya at assets, ngunit ayaw niyang umasa rito. Alam ni Sky ang naging karanasan ni Midnight sa dating nobyo nito at ayaw niyang pagdaanan niya pa iyon. Pwede ka naman umutang sa amin kung talagang pabagsak na ang kumpanya mo. Huwag mong iisipin na tulong. Ang isipin mo na lang ay hiram para hindi mo na kailangan pang iwanan ng kapatid ko. Suhestyon ni Don. Gusto kong tapusin ang gulong inumpisa ng babaeng iyon, Don. Kaya ko ito. Kung sakali man na hindi na ako makabangon ulit, pwede naman ako maging mananayaw dito sa bar mo. Biro pa ni Sky upang kahit papaano ay gumaan ang mood nila. Malaki naman ang tiwala ko sa'yo. At alam kong hindi mo naman magagawang saktan ang kapatid ko. Pero sana, maging handa ka sa consequences na kahaharapin mo. Babala pa ni Don. Tumahimik na si Sky at ibinalik na lang sa baso ang tingin. At saka niya napansin ang pag-ilaw ng cellphone. Masakit kay Sky na makita ang pangalan ng nobya. Ngunit, hindi niya pwedeng sagutin kahit sobrang miss na niya ito. Kailangan na muna niyang tapusin ang gulong sinimulan ng babaeng si Loris bago siya luluhod kay Midnight upang mapatawad lamang siya. Kahit masakit, ay kailangan niyang tiisin ang babae. Palakad-lakad si Loris sa living area ng mansyon ni Sky. Simula kahapon ay hinihintay na niya ang lalaki upang makapag-usap sila sa nalalapit nilang kasal. Matapos ang ilang taon na paghihirap upang mapasakan niya ang lalaki ay unti-unti na niyang nakakamit ito. Pwede bang maupo ka, iha? Kanina pa kasi ako nahihilo sa'yo. Sita ng kanyang lolo na nakaupo naman sa mahabang sofa, hawak ang tungkod nito na galing pa sa pinakamahal na kahoy. Lolo, hindi mo kasi naiintindihan ang kabako dahil paano na lang kung hindi pumunta si Sky? Paano kung hindi na naman niya tanggapin ang proposal ng kasal? Lolo naman, hindi ko na kayang maghintay pa ng ilang taon. Aniya sa lolo niya. Huwag kang mag-isip ng ganyan na po dahil sinigurado ko na wala nang makakatulong sa pamilyang Hizon, kundi tayo lamang. Marami na akong kinausap na business tycoon na huwag mag-invest sa kumpanya nila. Sagot naman ng lolo niya. Sigurado ka, lo, ha? Hindi ko na kasi kakayanin pa kapag hindi siya napasakin, lolo. Tila nababaliw na sabi ni Loris. Ngumiti lamang ng tipid ang lolo niya bago napansin ang lalaking papasok sa loob ng living area. Bigla na lamang kumislap ang mga mata ni Loris nang makita si Sky kaya pabilis niya itong sinalubong ng yakap ngunit umiwas ang lalaki. Bumigat ang loob ng babae, lalo na nang makita niya ang galit nitong mukha. Huwag mong tignan ng ganyan ang mapapangasawa mo, Hizon. Malamig na sita ng lolo ni Loris. Magiging asawa? Talaga ba, Mr. Del Rio? Sa pagkakaalam ko kasi ay nasa pamilyang Del Falcon ang pakakasalan ko. Maanghang naman na sabi ni Sky at diniinan pa talaga ang apelido ng nobya. Bastos ka talaga, Hizon! Kung di ka lang mahal ng anak ko, ay hindi ko tatanggapin ang isang tulad mo! Dumagundong pa ang boses na matanda sa living area. Siya naman pagbaba ng lolo ni Sky at ang ama nito. Sa tingin mo ba, gusto kong maging parte ng basura mong pamilya? Sa oras na malaman ko na may kinalaman kayo sa pagkakabagsak ng kumpanya namin, sisiguraduhin kong lintik lang ang walang ganti. Pagbabanta pa ni Sky na nagpaputla kay Loris. Wala nang lingunan pang lilagpasan ni Sky ang babae maski ang sariling pamilya at saka pumanhik sa silid. Susunod pa sana si Loris nang pigilan siya ng matandang Hizon. Ayaan mo muna ang apo ko, iya. Anito? Pero? Wala nang pero. Hayaan mo munang magpahinga ng apo ko. At umalis na kayo sa pamamahay ko. Huwag kayong mag-alala dahil pakakasalan ka ng apo ko. Kahit labag sa loob niya, sisiguraduhin mo lang na wala kang kinalaman sa problemang kinahaharap niya. Dagdag pa ng matandang Hizon. Sumunod naman si Loris at inaya na ang lolo niya palabas ng mansyon. Ngunit nang magsara ang pintuan, ay dito na lumabas ang tunay na kulay ni Loris. Nagpupuyos ang damdamin niya sa matandang Hizon at sa ama ni Sky. Kinuha niya ang cellphone at idinial ang numero ng tao na makakatulong sa kanya. Anong may paglilingkod ko sa'yo, minamahal kong pinsan? Bungad agad sa kanya ni August. Pabagsakin mo na ang huling investment ng pamilyang Hizon. At ang lahat ng nawawalang pera sa kumpanya nila ay ipangalan mo sa matandang Hizon. Gusto kong mawala sa landas namin ang matandang iyon
sa madaling panahon. Utos ni Loris na puno ng galit. Masusunod. Alam mo na rin naman ang bank account ko, hindi ba? Asahan ko yan. Sabay pa tayo ng linya. Hindi na lamang kumibo ang matandang Del Rio habang pinapanood ang apo niyang babae. Sa loob lamang ng 24 oras, lumabas ang balita tungkol sa matandang Hizon dahil sa pagnanakaw nito sa nawawalang pera. Kalat na ang balita kaya hindi alam ni Sky kung ano ang gagawin lalo na nang pusasan ang lolo niya. At basta na lamang ikinulong ito. Nakayuko habang lumuluha si Sky dahil sa nangyayari sa buhay niya, hindi niya makayang makita ang lolo niyang nagpalaki sa kanya na nasa loob ng selda sa kasalanan nito na hindi naman ginawa. Tulad ng ilang linggo ng ginagawa ni Sky, pinatay na lamang niya ang cellphone na makita kung sino ang tumatawag sa kanya. Sa kabilang banda naman ay hindi mapakali si Midnight dahil mag-iisang buwan na rin siyang iniiwasan ni Sky. Hindi na nito halos sagutin ang mga tawag niya at nang subukan niyang puntahan sa kumpanya ay wala na ito. Wala na rin ang binata sa kondo dahil hindi na daw ito umuwi. At ngayon nakita niya ang naging balita sa TV na nakakulong ang lolo niya dahil sa pagnanakaw ng napakalaking halaga ng pera. Kumalma ka muna, Midnight. Malay mo, gumagawa ng paraan si Sky. Sita sa kanya ni Bria ang asawa ng kuya niyang si Bright. Paano ako kakalma kung hindi ako pinapansin ni Sky? Nakita mo ba ang balita? Kailangan niya ako sa mga oras na to. Pero hindi ka niya kailangan. Singit naman ni Tonyang na hindi nakakatulong bagkos lalo lang nakakapagbigat ng problema dahil sa pagiging negatibo nito. Tonyang, umayos-ayos ka nga kung ayaw mong lumipad palabas ng mansyon ko. Kaysa makatulong ka sa kanya ay mas lalo mo pang pinapalala ang sitwasyon ni. Sita ni Bria sa kaibigan. Umirap na lamang si Tonyang sa kaibigan at seryosong tumingin kay Midnight. Paano kasi ang lokang ito hindi pinapagana ang utak ng loka? Baka nakakalimutan mo na hindi ka isang ordinaryong babae bagkos tagapagmana ng napakalaking kumpanya. Bakit di mo alamin kung ano nga ba ang nangyari sa lalaki mo para matulungan mo siya? Hindi na uso ngayon ang paghihintay na hihingi sila ng tulong sa atin mga babae dahil masakit sa ego nila yon. Alamin mo kung sino ang punot dulo ng gulo at iyon ang patahimikin mo habang buhay. Suhestyon ni Tonyang na napagising sa utak ni Midnight. Nag-apiran pa ang dalawang magkaibigan habang ang mga kuya niya ay nagpahilamos na lamang ng mukha dahil sakit ng ulo ang mga asawa nila. Nagpasalamat si Midnight sa dalawang babae at saka siya umalis ng bahay. Isang tao lang ang makakatulong sa kanya sa ganitong problema, kaya wala na siyang sinayang na oras pa. Mula sa malayo, nakita niya agad si Louie na nakikipaglandian sa mga babae kasama sa trabaho. Wala pa rin pinagbago ang lalaki at ganoon pa rin ito, babaero pa rin at mahilig sa mga babaeng mapuputi. Nangislap pa ang mga mata nito nang makita siya. Hello, Miss Beautiful! Sabi pa nito na nagpataas lalo sa kilay ni Midnight. Nang namukhaan siya ni Louie, dali-dali siyang lumayo habang nanlaki ang dalawang mata. Midnight? Anong ginagawa mo ditong loka ka? Hiyo pa nito. Umirap si Midnight bago niya hinila ang dating kaibigan na ilang taon na niyang hindi nakakausap pa dahil na rin sa nakapokus sila sa mga karir nila sa buhay. Isang magaling na detective na si Louie Mendoza, ang numero unong detective sa Pinas. May gusto sana ako ipapatrabaho sa'yo. Gusto kong alamin mo ang lahat ng whereabouts ni Skylander Hizon, pati na rin ang babaeng nagangalang Loris. Hindi ko matanda ng apelido niya, so ikaw nang bahala. Sabi ni Midnight sa kaibigan. Teka lang, Midnight. Tungkol saan at gusto mong ipaimbestiga ang mga yan? Ipapatay mo ba sila? Sinasabi ko sa'yo ay kasalanan sa batas yan. Tanggi pa ng lalaki. Sira ulo, gawin mo na lang ang pinag-uutos ko sa'yo at gusto ko bukas na bukas ay may resulta na. Kailangan ko iyan sa madaling panahon, nagkakaintindihan ba tayo? Aniya. Sige, dahil ngayon lang tayo ulit nagkita at ito ang unang beses na humihingi ka ng tulong sa akin, asahan mo bukas na bukas nasa lamesa mo ng resulta ng pinapagawa mo. Sabi ni Louie sabay kindat pa kay Midnight. Mabilis lang ang naging usapan nila Louie kaya umuwi na rin si Midnight sa mansyon ng nobyo. Umaasa na makikita ito ngayong araw. Pero hindi inaasahan ni Midnight ang nakita.
Sa harapan ng malaking gate, naroon si Sky at ang hindi pamilyar na babae, tila nagtatalo sila. Hindi muna bumaba ng sasakyan si Midnight at pinanood ang dalawa. Pumatak ang mga luha ni Midnight nang makita kung paano hindi itinulak ni Sky ang babae nang yumakap ito sa kanya. Humigpit pa ang pagkakahawak ni Midnight sa manubela dahil sa tindi ng galit na nararamdaman. Pikit matang tinanggap ni Sky ang yakap ng babaeng kinaiinisan, ngunit wala siyang magawa. Isa na lang ang alam niyang paraan upang matapos na ang lahat ng ito. Please, Sky, makinig ka sa akin. Mahal na mahal talaga kita. Bakit hindi na lang kasi akong piliin mo? Hindi pa ba sapat sa'yo na ilang taon na akong nagmamakaawa na mahalin mo ko? Pagsusumamo ni Loris kay Sky. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapalitan sa puso ko si Midnight, Loris. Hindi ko pa pwedeng pilitin ang puso ko dahil lamang sa pagmamakaawa mo. Hindi ko kayang pilitin ang sarili kong mahalin ka kung alam ko sa sarili ko na may mahal na akong iba at siya lang ang gusto kong makasama. Hindi ako naniniwala sa'yo dahil alam kong kaya mo akong mahalin. Hindi mo naman mahal noong una ang babaeng yon, hindi ba? Magagawa mo akong mahalin. Matututunan mo yon. Desperadang sabi ni Loris. Loris, bakit hindi ka pa tumigil? Wala ka nang aasahan sa akin dahil hindi na magbabago ang isip ko. Oo, pakakasalan kita pero kahit kailan ay hindi kita magagawang mahalin. Tagos sa butong sabi ni Sky na nagpaluha kay Loris. Bumangis pa ang mukha ng babae at nagpupuyos ang damdamin na tumingin sa babaeng nasa likuran ngayon ni Sky. Kahit anong sabihin mo, sa akin ka pa rin, Sky, at hindi kita hahayaan mapunta sa ibang babae dahil mapapatay muna ako. Sabay hila sa kwelyo ni Sky at siniil ng halik ang lalaki. Bago pa dumambi ang labi ni Loris kay Sky, humagalpak na siya sa lupa. Ang kapal na mukha mong hawakan ng akin! Sigaw ni Midnight habang namumula sa galit. Dahil sa pagkabigla, hindi agad nakapag-react si Sky. Nakatayo lamang si Sky habang pinapanood ang babae. Sa'yo? Huwag kang ngamang patawa! Dahil ang lalaking inaangkin mo ngayon ay ikakasal na sa akin. Hindi mo ba alam na niloloko ka ng lalaking to? At saka niya dinuro si Sky. Huwag kang magpatawa dahil hindi magagawa sa akin ni Sky ang sinasabi mo. Paano mo nasasabi na sa'yo ang akin? Kung hindi ka kailanman pumasok sa puso ni Sky, ganyan ka na ba katanga? Kadesperada para ipilit ang sarili mo sa lalaking hindi ka naman gusto? Huwag kang magsalita na parang alam mo ang lahat dahil ang lalaking iyan ay ikakasal na sa akin ilang araw na lamang. Sige lang, mag-imagine ka lang dahil malapit nang matapos ang maliligayang araw mo. Nakangising sabi ni Loris na nagpatindi sa galit ni Midnight. Susugod na sana siya nang pigilan siya ni Sky. Midnight, tama na. Tigil sa kanya ni Sky. Nasasaktan habang nakatingin si Midnight sa lalaki ngunit hindi man siya magawang balingan ng tingin. Sky naman. Umuwi ka na, Loris. Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Magpapakasal na ako sa'yo kaya umalis ka na. Malamig naman na utos ni Sky kay Loris na mas lumapad pa ang ngisi sa labi. Nasasaktan si Midnight na tumingin kay Sky. Sky, buwiin mo ang sinabi mo. Hindi naman totoo yun, di ba? Hindi mo naman siya pakakasalan, hindi ba? I'm sorry. Ito lamang ang tanging nasabi ni Sky na mas lalong nagpabuhos sa luha ni Midnight. Kaya ba almost 1 month kang hindi nagpaparamdam sa akin? Kaya ba iniiwasan mo ko at hindi sinasagot ang mga tawag ko dahil sa kanya? So ano, masaya bang paglaruan ako? Hindi kita pinaglalaruan. Hindi ko lang alam paano ko susolusyonan ang problemang to. I'm sorry. Hindi ko gustong magtago o hayaan ka lang. Wala lang talaga akong maisip na paraan para makawala sa problemang to. Naroon ang pagod at sakit sa boses ni Sky. Napaupo pa si Sky sa semento at yumuko habang si Midnight ay nakatayo habang lumuluha ang mga mata. Baka nakakalimutan mo, Sky, na sa relasyon na to, dalawa tayo. Hindi lang ikaw ang dapat na nag-iisip ng paraan. At sa bawat problema na kakaharapin mo, kakaharapin natin, ay dapat nagtutulungan tayo. I'm sorry. Pagsusumamo ni Sky. Ang pangit mong kabanding, Sky. Dahil kapag sa ganitong problema, mas pinipili mong kim-kimin na pwede naman nating pag-usapan. Sabi ni Midnight at sinabayan pa ng mahinang tawa. Napaangat ng tingin si Sky
habang walang patda sa pagbuhos ng mga luha niya. Hindi na dapat ako nagpunta rito. Hindi na dapat kita hinanap kahit na ikaw na nga pala ang umiiwas sa atin. Osha, sige. Congratulations sa nalalapit mong kasal. Huling sinabi ni Midnight bago siya naglakad patungo sa sasakyan. Narinig pa niya ang tawag ni Sky ngunit hindi na siya lumingon pa. Panay ang agos ng mga luha niya habang nagmamaneho. Nakita pa niya ang mensahe ni Louie sa kanya. Isang linggo pa ang natapos at natuloy nga ang kasal ni Sky at Loris. Pero hindi man ito pinagtuunan ng pansin ni Midnight. 2 oras na lang at mag-uumpisa na ang kasal ng dalawa. Narinig pa ni Midnight ang pagbuklat ng pintuan at iniluwa nito ang mommy niya na si Harper. Anak, nakahanda na ang sasakyan na gagamitin mo. Sabi ng mommy niya bago ito tuluyang pumasok sa loob ng kwarto niya at tinulungan siya sa paglalagay ng itim na belo. Anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi kita pinanganak na loka-loka katulad ng daddy mo. Nag-aalalang sambit pa ni Harper sa anak dahil sa plinaplano nito ngayong araw. Mommy naman, hindi naman ako loka-loka. Babawiin ko lang naman ang akin. At isa pa, mas loka-loka siya dahil sa ginawa niya sa lolo ni Sky. Hindi ko siya mapapatawad, okay? Kailangan kong gawin ito para matigil na ang baliw na lalaking iyon. Sagot naman ni Midnight sa ina. Ang lakas talaga ng dugo ng lolo mo, anak. Dahil sinalo niyo lahat, bakit hindi man lang kayo nagmana sa akin? Parang noong 1 taon lang ang kuya mong si Don na pinabayaan ang asawa dahil lamang sa nagtatampo siya. Parang si Bright din, tapos ikaw naman ngayon. Mabuti na lamang at hindi na ako pumayag ng mga anak pa ng isa. Kundi, manuloko na ako ng tuluyan sa inyo. Ani pa ng mommy niya kaya hindi napigilan ni Midnight ang mapangiti. Mommy naman, parang hindi mo naman pinakasalan si daddy eh. Malaki din naman saltik nun sa utak. Biro ni Midnight tsaka sinabayan pa ng malakas na tawa. Hindi inaasahan ni Midnight nang biglang sumulpot ang ama na si Bright at kunwaring sinasakal siya pero sa bandang huli ay pinaliguan lamang siya ng halik. Daddy naman! Dalaga na ang baby ko dahil marunong ka ng lumandi. Basta kapag sinaktan ka ng lalaking yon, ay sabihin mo lang sa akin at ako mismo ang pupulbo sa natitirang yaman niya. Sabi ng ama. Nagpasalamat si Midnight sa mga magulang na tumulong upang maibangon muli ang kumpanya ng lalaki. Nalaman kasi ni Midnight ang lahat ng kalokohan na ginawa ng pamilya ni Loris. Kung papaano nito sinamantala ang kabaitan ng pamilya at nagawa nilang nakawa ng 1 milyon at pagkatapos ay ibinintang sa matandang lalaki na wala namang muwang. Pagpasok ni Midnight sa loob ng sasakyan, sumalubong sa kanya ang matandang lalaki na nakasuot din ng itim na tuxedo. Handa ka na ba, iha? Handa ka na bang bawiin ang siraulo kong apo? Salubong pa nito kay Midnight, nanginitian lamang ang matandang lalaki. Sa kabilang banda naman, panaylingon si Sky sa mga bisita sa loob ng simbahan dahil umaasa siya na narito ang dalaga, ngunit wala ito. Laglag balikat siya dahil aminado siya na malaki ang kasalanang nagawa niya sa dalaga. Kaya hindi na dapat siya umasa pa na darating ang dalaga. Sa kasalang ito, ninanais kong ipalam sa inyo na ang dalawang ito ay matutuklasan niyo ang pag-iisang dibdib nila. Mayroon bang tumututol sa inyo? Huwag niyong hayaan na itago ito at halika at ikaw ay magpakilala. Sabi pa ng pari. Ngunit walang tumutol, kaya mas lalong naglaglag ang magkabilang balikat ni Sky. Uulitin ko ang tanong, mayroon ba sa inyo ang tumututol? Pagkasabi ng pari, bigla na lamang bumukas ang pintuan ng simbahan at iniluwa nito si Midnight. Nakasuot na itim na gown ang dalaga at itim na belo sa tabi ng dalaga ay ang lolo ni Sky at sa likuran pa ni Midnight ay ang 2 bodyguard niya. Ako! Ako ang tumututol sa basurang kasal na ito! Sabi ni Midnight sabay ngisi kahit hindi naman nakikita ang mukha ng dalaga. Sinong nagpapapasok sa buwisit na yan? Sino? Palabasin niyong babaeng yan dahil sinisira niya ang kasal ko! Pagwawala ni Loris. Miss Del Rio! Oops! Mas maganda kung Miss Criminal. Ang lakas naman ng loob mong paalisin ako. Na hindi ba ikaw dapat ang matakot dahil tapos na ang maliligayang araw mo?
Hindi ka man lang ba nakukonsensya sa ginawa ng pamilya mo sa pamilya ng lalaking sinasabi mong mahal mo? Wala akong alam sa sinasabi mo! Isa ka lang hampas lupa na umaasa sa pera ni Sky! Manahimik ka at umalis ka ngayong mismo sa kasal ko! Nang gagalaiting sigaw ni Loris. Anong nangyari rito? Grandpa, anong ginagawa mo rito? Paano? Tanong pa ni Sky sa lolo niya at sinubukang lapitan ang mga ito nang pigilan siya ni Loris. Sky, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang kasal natin. Pigil pa nito kay Sky. Hindi ka talaga tinubuan ng konsensya, no? Del Rio? Ito na ang katapusan ng kasamaan mo sa pagmamanipula ng katotohanan. Binuksan ni Midnight ang bag, ang maleta na dala, at isinabog sa pagmumukha ni Loris ang sandamakmak na dolyar. Kung pera ang pag-uusapan, Loris, tae ka lang sa akin. Nagawa mong nakawan ang kumpanya ni Sky, ang siraan ang negosyo niya at bayaran ng mga investors niya para mas lalo siyang malugi at ikaw na lang ang makapitan niya. Too bad, dahil hindi mo pala ako kilala, Del Rio. Magpapakilala ako ng maayos sa'yo. Mas lalong namutla si Loris nang pumasok ang mga pulis at hinuli ang lolo niya dahil sa kasong pagnanakaw ng milyon-milyon na pera. Hindi lamang iyon, pati na rin ang pamamalakad nito ng ilegal na kasino. Midnight Del Falcon, ang nag-iisang heiress ng Del Falcon Empire. Nakangising pagpapakilala ni Midnight na nagpasinghap sa lahat. Hindi yan totoo! Isa ka lang basura! Isa ka lang basura na pinulot ni Sky sa basurahan! Imposible na matalo mo ako dahil isa ka lang basura! Sigaw ni Loris hanggang sa kaladkarin siya ni Louie palabas ng simbahan. Nakatunga nga naman si Sky habang nakatingin sa babaeng akala niyang hindi na niya makikita pa. Father? Tawag pa ni Midnight sa pari na tulala din dahil sa malapilikulang nangyari. Ngumiti ng sobrang lawak si Midnight at hinila si Sky palapit sa pare. Pwede mo naman ituloy ang kasal, hindi ba? Inosenteng tanong ni Midnight. Kahit naguguluhan man ang pare ay itinuloy ang kasalan. Hanggang sa matapos ang kasal ay hindi pa rin masink in sa utak ni Sky ang nangyayari. You may now kiss the bride. Sabi pa ng pare. Ngunit tila bingi si Sky. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Father? Ha? Huh? Sabi ni Sky dahil ngayon lamang siya nakabalik sa ulirat. Kiss mo daw ako! Nakangising sabi pa ni Midnight. Hindi napigilan ni Sky ang mapaluha, kaya naman pinagtawanan siya ng mga bisita. Dahan-dahan niyang itinaas ang belo ni Midnight at kahit bakas ng luha ang mga mata ni Sky, siniil pa rin niya ng halik ang dalaga. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Salamat! Maraming salamat, Midnight. Punong-puno ng sinserong sabi bago muling hinalikan ang dalaga. Naghiyawan pa sabay palakpakan ang lahat ng bisita dahil sa kakaibang kasalan na napanood nila. Hindi na mapaglagyan ang kaligayahan ni Sky at Midnight matapos ang mabilisan nilang kasal. Nakangiti naman sina Harper at Bright sa eksenang ginawa ng anak nila dahil ito ang gusto ng lolo nila bago ito pumanaw ang maging matapang ang mga anak nila. Ipaglalaban nila ang kaligayahan na nararapat para sa kanila. Makalipas ang 5 taon at masaya pa rin nagsasama sina Sky at Midnight ay binayayaan sila ng anak na lalaki na si Skylar Hizan. Ang kabaligtaran ng ama nito sa lahat ng aspeto sa buhay, ang kalabang mortal ni Sky. Skylar! Isang beses mo pang istorbuhin kami ng mami mo sa gitna ng seremonya namin, ay patatapo na talaga kita sa Bermuda Triangle. Bakit sa tuwing oras ng loving namin ng mami ay umiepal ka ha? Naiinis na si Tani Sky sa anak habang nakaluhod sila sa malamig na tiles at nakaharap sa pader. Nagbangayan na naman kasi sila ng anak at hindi sinasadyang nabasag ng anak nila ang malaking baso ng asawa. It's your fault, Daddy! It's your fault, Daddy, na binasag mo ang favorite mug ni Mommy. Sisi naman pabalik sa kanya ng anak niya. Kung di ka sana umiiwas sa binatokong tsinelas, hindi tatamaan ang baso ng Mommy mo. Ano bang hindi mo maintindihan na gumawa kami ng kapatid mo, ha? Really? Sabi pa ng anak na si Skylar. Natural. Pero dahil sa'yo, mas lalong napapatagal ang paglabas ng unika iha ko. Kaya utang na loob doon ka muna, kinalolo, ha?
Pangako, pag-uwi mo, may kapatid ka na. Sabi pa ni Sky sa anak. Deal! Sabi naman ang anak, ngunit napatili si Sky nang pingutin siya ng asawang si Midnight. Baby naman, alam mo naman na sobrang sakit ng patilya ko. Dahil simula kahapon, palagi mo nalang ginagawa yan. Reklamo pa ni Sky. Paano? Inuuto mo na naman yung anak mo. Tingnan mo nga yung kalokohang ginagawa mo. Dahil sa kakahingi mo ng anak na babae, puro lalaki ang binigay sa atin. Kaysa utuin mong anak mo, ay kunin mo si Skate at Kim sa kwarto at saka mo palitan ng diaper. Babaeng anak ka dyan. Sita ni Midnight. Baby naman, is it too much to ask? Gusto ko ng anak na babae. Hindi pwede na si Don lang ang may unika iha. Hindi pwede. Nagtatampo pa na sabi nito. Napahilamos na lamang ng mukha si Midnight dahil sa kagustuhan ng asawa na magkaroon ng anak na babae ay naging sunod-sunod ang anak nilang lalaki. Naaawa pa siya nang makitang nakanguso itong tumayo. Kundi lamang mabait na asawa at ama ang dipunggol ay hindi siya papayag na maging hinaing baboy. Ayan! Hagis pa niya sa ultrasound na noong isang linggo pa niya pinagawa. Maliit lamang siya magbuntis kaya hindi nahalata ng asawa na 14 weeks na siyang buntis. Nagtaka pa si Sky nang makita ang ultrasound ngunit wala siyang maintindihan. Ayan na ang pinapangarap mong babae. Kunwaring naiinis pa niyang sabi ngunit deep inside ay tuwang-tuwa siya sa reaksyon ng asawa. Nagtitili at nagsisigaw si Sky na parang baliw habang paulit-ulit hinahalikan ang ultrasound. Napangiti na lamang si Midnight habang pinapanood ang asawa. Wala siyang pagsisisi sa 5 taon na kasama niya ito, kaya dapat lamang na ibigay ang matagal na nitong pangarap. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa Inday Series. At dahil dyan, shout out to Chato Corpus from Baguio! Hello to Arlene Pino from Cebu City! Shout out rin to Rosemary Adranida from Camarines Sur, Alma Domen from Ipil, Zamboanga Province, at Maria Teresa Garke from Hong Kong! Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto niyong marinig. Hanggang sa muli!